childhood days. Childhood days, di ba? Pinanganak ka sa La Union, tama? Yes, okay. But I grew up here in Manila na. In Manila. But kumbaga ano ang ano, you're not pure Filipina. My mom is half German, half Filipina. My dad is half Spanish Filipino. So okay. Mga pa, halo-halo na yun. Hindi ko na rin alam. So, one-fourth German ka, one-fourth Spanish, half Filipino. Oh, wow! Yeah. I never met my grandfather, the dad of my mom na German. Okay. So, hindi kami dumaki ng German culture or anything. Okay. How many, you have two siblings, right? Yes. Okay. I'm the middle child, yeah. Middle child ka? Yes, younger sister and an older brother. Oh, hindi kompleto kayo. Close ba kayong lumaki? I mean, dito kayo lumaki sa Manila? Yes, sa Manila. What kind of family did you have? Super close? I'm very close to my sister kasi parang 2 years lang yung age gap namin. Okay. Halos magkalapit lang. Yung kuya ko, okay rin kami. Pero nung bandang mga high school or college days, medyo nagsariling mundo na siya. Oh, pero no. Okay naman ako with my brother. We were close, the three of us, kasi nga when we were kids, we all skated. Kuya ko nag-hockey, ako nagsiskate. Sister ko nag-figure skate. So, pag nagko-compete kami abroad, magkakasama pa rin kami yung tatlo. Nagko-compete ka abroad? Yes. Kailan ka nagsimula mag-compete abroad? Hindi ko talaga masabing exact age ko that time. Pero siguro mga abroad, mga 5, mga 6. Pero locally, siguro nagko-compete ng mga 5. Yung mga pang basic. Sa skating to. Yes, mamaya natin pag-usapan yung skating kasi meron akong portion para dyan. Pero ano natin yung studies mo? You studied? Grade school to kinder to grade school. I was in ICA. Immaculate Conception Academy. Chinese school. Tapos nung high school, I went to St. Paul QC. Bakit Chinese school? Hindi ko rin alam sa parents ko. Spanish ako, German ako, pero nag-Chinese school ako. Siguro kasi may konting Chinese blood rin daw kami. And okay. Parang gusto ni mommy kasi parang mas conservative, wholesome yung school na may. And magagamit naman daw yung language ng Chinese dito. Totoo. At least medyo kaya magsulat, ganyan. Since bata ka ba, you wanted to become an actress, a celebrity? Actually, hindi ko siya naisip. Hindi rin siya pumasok sa mind ko na pangarap ko maging artista. Mm-hmm. I mean, I don't want people to look at it in a negative way. Mm-hmm. Ano lang talaga, siguro hindi ko pa na-discover yung passion ko before. And kung mm-hmm. Hindi ko pa na-discover kung ano gusto ko sa buhay. Until sa na-try ko siya, dun ko lang siya na-appreciate and tinuloy-tuloy. Kasi nung bata ako, studies rin naman ako. Studies lang ako and sports lang. So, hindi ko naisip yung entertainment business pa. Pero siguro masasabi ko nung bata pa lang ako, performer na ako. Ayan, dami ko mga hobbies. Oo. Alam mo yung pabibong bata, gano'n. Ikaw yun. Ikaw yung pabibong kapatid. Diba? Pero diba, sabi nila pag middle child ka, parang may ano yun. Ba yun? Di ba yung middle child syndrome ba yun? Parang, ano ba sinasabi nila tungkol sa mga middle child? Yung, kasi pag panganay, iba. Diba? Pag bunso, spoiled. Siguro sa middle child, yun yung pinakamabait, yung nagbabalan sa lahat. Wow! Okay! Parang hindi mo nalitaan ko, pero sige, iba-iba siguro. Depende. Pero, may mga iba sabi, yun daw, yung parang walang pake sa lahat. Pero sa amin namang tatlo, parang, I don't know, bunso talaga, yan yung binibaby-baby. Kuya ko, syempre yan yung matanda, yan yung medyo mahalak sa buhay mo. Kasi lalaki rin naman siya. Yeah. And siguro sa akin, bantay sarado kasi sa showbiz. Pero, ayun, hindi ko rin alam yung syndrome na yan. Hindi kasi, sabi lang nila. Pero siguro nga, sa pagpapalaki yan. Ano ba sabi nila? Oo, sa pagpapalaki rin naman yan. Hindi, kumbaga yung middle daw, parang ano ba, insecure. Mas, talaga ba? Daw, sabi nila, kasi nga nasa gitna, di ba? Yung panganay, favorite. Parang hindi mo alam kung saan ilulugar yung sarili mo. Saan ilulugar, parang gano'n. Pero good thing. Hindi ko naman experience. The fact na hindi mo alam, hindi sabihin hindi mo na-experience.